Pasensya kung medyo madilim yung video natin ngayon kasi medyo madilim dito sa bahay namin, kulang yung ilaw. So, andito lang po ako ngayon sa bahay. Galing na ako kanina sa construction, umuwi lang ako dito sa bahay kasi yung next schedule natin alas 3 pa, mamaya pa, kaya... Pero malapit lang naman dito sa bahay namin. Kaya ito, nag-relax muna ako, nagpahinga muna ako dito. Kaya naisipan ko rin mag-vlog. So, yung topic natin ngayon is about dun sa mga nag-comment doon sa mga lumang video na ginawa natin na hindi ko po napansin. Meron po kasi nag-comment doon, nagtanong na anong klaseng, ano raw yung magandang trabaho na magandang pasukan dito sa bansang Japan. Well, marami pong magandang iba't ibang klaseng trabaho na pwede natin pasukan dito sa bansang Japan, of course. But, karamihan po sa mga kapwa natin, and karamihan po ha, na pumapasok po sa either factory worker or construction worker. Kaya pag-usapan po natin yung, for this video, pag-usapan natin yung diferensya ng dalawang ito. Kung ano yung maganda, ano yung para sa'yo. Okay, so based on my experience, i-share ko po sa inyo. And factory worker po. Factory worker, sa trabaho ko po kasi ngayon minsan, almost 12 years na dito sa kumpanyang ito. So I think, 13, 14, 15, 16, 17, 18 years before mga minasang, meron po akong mga karanasan about sa factory worker. So, ang pinagkaiba po kasi minasang, sa factory worker, per hour po yung sahod mo. Okay, so, para kumita po kayo ng malaki, is kailangan mo na mag-overtime. Yan po yung ginawa ko. Kaya, sa halip na, nung nagtrabaho po ako sa kumpanya ng paggawaan po ng tornilyo na ginagamit sa Toyota cars and sa mga truck na may brand na Hino. And ang ginawa ko po noon minsan, halip na 8 a.m. start to 5 p.m. ang ginawa ko, 6 and 7 a.m. nag-overtime na ako, napakaaga. And then 6, 7, 8 p.m. minsan 9 nag-overtime ako. So, meron akong 5 hours or sometimes 6 hours na overtime. Pero hindi po 'yun everyday kasi meron pong everyday pero hindi po 'yun nagtagal kasi hindi ko po kaya minsan dahil napakahaba yung oras ako, nakakapagod. So, at that time minsan, malaki po yung, of course, yung kinita ko. Minsan ako, nagulat po ako. Ang laki naman ng kinita ko, nai-convert mo sa peso, napakalaki. Umabot po ng almost 200,000 pesos. So, at that time lang ha, hindi all the time. Hindi every month kasi ako minsan tinatamad rin. So, ang maganda dito sa factory worker, nakokontrol mo yung yung oras, nakokontrol mo yung sahod mo. Very thankful lang ako sa pinasukan kong kumpanya kasi free po yung time nila kung anytime kang gustong mag overtime. Siguro dahil sa naghahabol ng trabaho, wala rin tao at that time, so many years na yan, so almost 14 years na yan, kaya ngayon hindi ko alam. But, and difference in construction, minasang, sa dito kasi sa Japan, minasang, hindi to kagaya ng Pilipinas or sa ibang bansa, na kung ano yung, porket may diploma ka, mas malaki kikitaan mo. Dito sa bansang Japan, minasang, kahit wala kang pinag-aralan, kahit hindi ka high school graduate, kung ikaw ay nagtatrabaho sa mahirap, mabigat, nakakapagod, malaki po yung sahod mo. Yan po yung ano dito sa minasang kasi meron po akong kaibigan na siya po ay nurse. Well, marami akong very huge respect sa mga nurse, doctor kasi nagsiserve sila sa pangangatawan ng mga katauhan natin. So, and well, okay, so
meron po siyang, meron po akong kaibigan na nurse, ang kinikita po niya minsan is almost kalahati lang po sa kinikita po sa construction. Meron po akong kaibigan na IT, computer engineering po, na sa, syempre, factory ba yun? No, hindi. So, diploma siya, graduate siya eh. So, pero yung kinikita niya minsan, ikumpara sa kinikita ko, almost kalahati lang rin. Di ba? So, mas malaki po ang kita ng sino ang mas pagod. Kaya dito sa, yun nga lang minsan, balik tayo sa topic natin, anong pinagkaiba ng factory and construction worker? Yung construction worker minsan, pag kayo po ay baguhan, karamihan, hindi all the time. Karamihan po ay, sa akin po, binigyan po ako ng isang lapad, 10,000 yen per day nung ako po ay baguhan pa lang. But after 3 months, dinagdagan po yun ng 1,000 yen. So kung i-convert mo yung isang lapad at 1,000 yen, so meron na kayo itong 5,000 pesos or more sa Pilipinas per day. Para sa akin, malaki na yun. Para sa inyo, hindi ko alam. So, now, ang pinagkaiba, hindi mo yun makontrol kasi walang overtime dun eh. Mapauwi ka ng maaga, mapauwi ka ng matagal, hindi mo makontrol yun. But, ang maganda sa construction worker is kung you are patient, kaya mong mag-stay muna dun. Ang mayari sa maganda kasi sa construction worker minsan is pag umaangat yung pag natuto ka sa trabaho, syempre umaangat yung position mo. And for me, ako po kasi ha, in my experience ha, ako po kasi nagustuhan ako ng boss ko. Tayo mga Pilipino minsan, alam mo, dito sa bansang Japan ay tayo ay gusto ng mga Hapon dahil sa sigasig at saka tiyaga natin sa pagtatrabaho. Karamihan po ng mga Pilipino dito ay minamahal po ng mga Hapon dahil sa sila po ay talagang mahusay magtrabaho. Then, and for me po, minsan nagustuhan ako ng boss ko. Kinunan po niya ako ng lisensya para maging foreman. So, nag-aral po ako ng almost 5 days yata yun. And nung para kumuha lang ng license na yun. Nung naging foreman ako, well, umangat na naman yung sahod ko. So, na-overtikan yung nabigyan yung sahod ko many years before nung nagtrabaho ako sa factory. Kasi meron akong position eh. Then the more na aangat yung position mo, syempre the more natatagal ka dyan sa position na yan, lalaki more ang sahod kasi magkakaroon ka ng maraming obligasyon eh. So, ang maganda is, syempre, ganun pa rin yun eh. Mapaaga, mapatagal, hindi, wala po yun kung daily po kasi yung kinikita mo. Yan yung pinagkaiba. So, para kumita ng matagal, sa factory worker, kailangan magtrabaho. Dito sa construction worker, para lalaki yung sahod mo, kailangan mag-patient, kailangan mag-stay dyan, kailangan mo iangat yung sarili mo, yung pangalan mo, yung position mo, para lumaki yung sahod mo. Pero, kung in the future, kung akong iisipin, dito pa kasi sa factory worker, from the start to the end, or karamihan, ganun lang yung kinikita mo, depende sa iyo kung mahilig ka mag-overtime. Dito naman sa construction worker, kung ikaw ay talagang masigasig mag-iangat mo yung sarili mo, yung pangalan mo, more lalaki yung sahod mo, more lalaki yung position mo. And baka pa may posibilidad na ikaw ay magiging boss like me. Tinanong po ako ng boss ko kung okay o kaya ko na ba mag-solo, pero hindi ko po in-accept yung pagkakataon na yun kasi ayoko po. Hindi pa po ako prepared. Pero that's one of my dream. Siguro soon gagawin ko. Pero sa ngayon kasi, ako ay, as you can see sa ibang video natin, I'm a truck driver and crane operator. Pero pag once na mag-solo ako, mag-sarili ako, kailangan ko bumili ng sarili kong truck. But maglo-loan ako, no? Ayaw, kakatapos nga lang na loan. But soon siguro mga minasang, pag maisipan, pag may maipon, sana may maipon. Well, yan yung pinagkaiba. Okay, so this video, hindi po to, wala po akong masabi dito na dito ka, nasa atin po to kasi iba-iba po tayo ng choice. Kasi sa construction worker, pag tag-init, mainit. Pag malamig, taglamig. Yon, yun yung mahirap doon. But ang maganda sa construction, bakit nga may trans-trans? Construction worker, paiba po yung lugar, iba-iba po yung lugar nyo. So, malayo ka konti sa stress kasi kahit paano, makakita ka ng iba-ibang lugar. Or makakapasyal ka ng, kung boundary ka sa Tokyo, makakapunta ka ng Tokyo, Yokohama, and other place. Pag sa factory worker, nasa isang lugar ka lang. Okay?
yun yung pinagkaiba. So, the decision is yours. So, I hope sana maka-ano kayo minasang. Maka, so, yung video na ito hindi para sa lahat. Okay? So, para sa mga nangangailangan lang. Okay? So, alis muna tayo. Okay? So, dyan muna kayo. Samahan niyo ako. Here we go! Hindi ko pa may baba yung mga gamit minasang. Wala pang lugar. Sana pa lang nagtambay muna ako sa bahay. Hindi pa sila tapos eh, kaya hindi ko maibaba yung cargo natin. Ayan. Well, okay lang. Tambay muna tayo. Yan yung trabaho. Ay, ito yung ano minasang, yung ginagamit nung kinakarga ko. Pagawa po ng basement po ng bahay. Ayan, yung karamihan apartment, mansion, pero dito ngayon bahay, kaya kaunti lang yung laman ng truck natin. Ayan na. Woo! So ito mga minasang, sa wakas natapos na rin yung work natin for today, and ibaba ko na yung mga gamit, and medyo natagalan nga lang yung tapos natin yan kasi hindi pa sila hindi natin maibaba kasi walang lugar eh mapaglagyan ng cargo natin. But very medyo boring yung video natin ngayon, but I hope lang na it help. So hindi para sa lahat yung video na ito. So okay, sa mga nangangailangan lang. Okay, so but even that, thank you for watching. I just hope you enjoy. As always, remember, God loves you. Sayonara.